Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 15 ng Slam Dunk Interhype. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko din na mag-upload ng 2 o higit pang video kada linggo. At bilang support ka rin sa ating channel, huwag mo na din sana i-skip ang ating ads. At mag-recap na muna tayo sa nakaraang video natin. Ayun na nga, si Minami ay talaga namang naiinis na sa mga ginagawang puntos ni Rukawa. Kaya naman, nag-iisip ito ng paraan para mapatigil si Rukawa na makagawa ng puntos. At dito na natapos ang chapter 14. At ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 15 ng Slam Dunk Interhype. Dito ay biglang tumalo ng mataas si Minami na ikinagulat ni Rukawa. Mukhang nahihirapan si Minami kay Rukawa. Yan ang mga sigaw ng mga manonood habang nasa ere pa din si Minami. Ha? Sinasadya mo pa talaga ito, Minami? Kung ganun, nababaliw ka na nga talaga. Yan ang sabi ni Akagi habang nakatingin kay Minami. Nasabi naman ni Maki, gusto niya ba talagang patumbayin itong si Rukawa ngayon? Habang si Rukawa naman ay nagtataka sa ginawa ni Minami. Ha? Anong ginagawa mo? Sige, subukan mo ako, Gunggong. Nang biglang naalala ni Minami si Coach D. Minami, gusto mo ba talaga ang larong basketball? Yan ang sabi ni Coach D. Nang biglang, tumama si Minami kay Rukawa habang tumatalon ito. At talaga namang gulat na gulat ang lahat sa nangyari. Dahil na nga sa nagkasalpukan si Rukawa at Minami na naging dahilan ng pagkatumba ng dalawang player na ito. Habang papabagsak si Minami sa sahig, naukuhaan ito ng maraming shot ng litrato. At nang bumagsak na si Minami, natamaan din ito ang tagakuha ng litrato sa kanila. Nang biglang pumito ang referee, Toyotama, offensive foul! Yan ang sabi ng referee. Habang nakatingin kay Minami, ha? Anong nangyari? Yan naman ang sigaw ng kumukuha ng litrato na talaga namang gulat na gulat. Nang biglang tumayo si Rukawa habang naguunat ito ng kanyang braso, at sabay sabi na, ang sakit na na. Habang ang mga player ng Toyotama ay talaga namang nag-aalala kay Minami. Minami, ayos ka lang ba? Yan ang sigaw ni Kishimoto at Itakura. Ngunit ang talaga namang plano ni Minami ay takutin lamang ang ace player ng bawat manlalaro para makamit nito ang pagkapanalo. At isang biro lang naman ang kanyang ginagawa sa pag-aakala na ang ace player ng bawat team ay matatakot at aatras kay Minami. Subalit hindi nito inaasahan na matatamaan talaga siya. At ito ang unang pagkakataon na makaharap ang isang taong hindi natatakot na masaktan. Ano? Saktan ng ace player ng kalaban? Yan ang sabi ni Minami. Kung mapapaalis natin ang ace player ng kalaban natin, sigurado na tayo ang magwawagi sa lahat ng laro na gagawin natin. Yan ang sabi ng kausap ni Minami. Sagot ni Minami sa kanyang isip, sa puso ko, hindi ito mali dahil walang ibang mahalaga para sa akin kundi ang pagkapanalo. At simula ng araw na tinamaan ko ang ace player ng Shoyo, nagkaroon na ng bagong bansag sa akin. Narinig na kaya ito ni Coach Kitano na si Minami ang ace killer. Habang ginagamot ni Coach Kitano si Minami, nasabi na lang nito na, baliw ka talaga Minami. Kapag ginawa mo pa yon, sigurado akong tatawagin ka na nila ng ganoon Minami. Nang biglang nagkamalay na si Minami, ayos na, mabuti naman at walang nangyari sa'yo na masama Minami. Yan ang sabi ni Coach D habang nasa likuran nito ang mga batang umiidolo sa Toyotama. Talaga Coach? So madaming dugo pala talaga ang nawala sa kanya. Yan naman ang nasabi ng mga batang kasama ng coach nila na talaga namang ikinagulat ni Minami. Ano bang ginagawa niyo dito? Magsibalik na nga kayo doon sa stage at manood na lang ng laro? Yan naman ang sigaw ni Coach Kitano habang pinapagalitan ang mga batang nasa likuran niya. Sagot ng mga bata, pero coach, itinigil muna ang laro sa ngayon. Kaya naman, pwede kaming bumaba para makita ang nangyaring ito. Sagot ng coach nila, oo alam ko, pero isang minuto lang naman hihinto ang laro. Kaya naman, magsibalik na kayo sa mga upuan nyo at baka hindi nyo mapanood ang magandang laban. Dito ay talaga namang nagugulat si Minami sa kanyang mga nakikita dahil nasa harapan na nito si Coach Kitano, ang coach na kanyang hinahangaan. Nang biglang nagsalita si Coach Kitano, oo nga pala Minami, isa na akong coach ngayon sa isang elementarya. At simula nang sinabi ko sa kanila na ang kalahok ngayon sa Osaka ay ang mga naging estudyante ko sa Toyotama,
at nais nilang mapanood ang inyong laban. Kaya naman, dinala ko sila dito sa Osaka para mapanood nila ang laro nyo. Dagdag pa nito habang papalis na, ngayon ganito, alam mo ba na ang mga batang yon ay hindi man lang inalis ang kanilang paningin sa laro ninyo? Dito ay talaga namang gulat na gulat si Minami, pati na din ang coach nito sa sinabi ni Coach Lee. At talaga namang napayuko ang kanyang coach dito. Habang papalis na si Coach Lee, nang biglang tinawag ito ni Minami, Coach Lee, itinuro mo rin ba sa nila ang paraan ng paglalaro ng run and gun? Yan ang sabi ni Minami. At dito ay talaga namang napalingon si Coach Lee. Sabay sabi na, oo, at hindi pa rin ito nagbabago. 80% sa opensa at 20% naman sa depensa. At kahit hindi pa talaga nila maintindihan ang kahulugan ng run and gun, ito ay kanilang patuloy na ginagawa. At talaga namang natutuwa sila dito. Dito ay talaga namang nagulat si Minami sa mga nasabi ni Coach Lee. Sobrang natutuwa sila? Yan ang sabi ni Minami. Balik tayo sa court. Dito ay mahigpit na nang naglalaban ang bawat player ng Toyotama at Shouku. Nang biglang tumira si Mitsui sa 3 points at sumablay ang tira nito. Rebound! Yan ang sigaw ni Akagi. At talaga namang nakaabang na dito si Sakuragi pati na din si Kishimoto para rumibound. Nang biglang tumalon si Sakuragi at nakuha nito ang bola. Siya na naman ang may pulang buhok ng si Sakuragi. Tagapigil talaga siya ng rebound. Yan ang sigaw ng mga manonood. Dagdag pa dito ng team ng Shouku, ang lalaking yan ay ang hari ng rebound. Dito ay talaga namang nagulat si Kishimoto sa kanyang nakikita. At nasabi na lang ito sa kanyang isip. Ano? Kaya niyang tumalon ng sobrang taas? Buisip, hindi ko na to inaasahan sa kanya. Nang biglang ipapasa na ni Sakuragi ang bola, Mitsui! Yan ang sigaw ni Sakuragi habang nakaakmang ipapasa ang bola. At si Mitsui naman ay nakaabang dito. Pero agad naman itong hinarangan ni Kishimoto. Hindi mo magagawa yan. Yan ang sigaw ni Kishimoto habang sinusubukan na pigilan ang pagpasa ni Sakuragi. Nang biglang, hindi itinuloy ni Sakuragi ang pagpasa kay Mitsui. At sabay itinira niya ito bilang isang jump shot. Na talaga namang ikinagulat ng lahat ng miyembro ng Shouku, pati na din ang mga taga-Kainan. Dahil na nga sa nakapuntos na naman si Sakuragi, wow! Nakapuntos na naman siya! Yan ang sigaw ng mga manonood. Dagdag pa ng tropa ni Sakuragi, imposible yan Sakuragi! Habang nagsasaya ang lahat ng player ng Shouku, nasasabi na lang dito ng mga nanonood, 10 puntos ang lamang ng Shouku at 2 minuto na lang ang natitirang oras. Siguradong mananalo na ang Shouku dito. Ano? Tinalo ng Shouku ang Class A na Toyotama? Dito makikita natin si Minami na kadadating lamang galing sa clinic. At nakita nito ang score na 91-81 at lamang na ng 10 ang Shouku. At dito na natatapos ang Chapter 15 ng Slam Dunk Inter High.